So yun, okay, KGX, kamusta kayong lahat? Isang mabilisang video lang. Siguro, tingnan lang natin to, aralin lang natin lahat. So kung mapapansin natin, wala munang Twitter ngayon. Tingnan muna natin tong area natin. So kung mapapansin natin dito, no, nung gumuhit tayo dito sa triangle na to, di ba? Napansin nyo yung lipad niyan. Okay? So nung gumuhit na naman tayo sa area na to, etong area na yan, kita nyo, di ba? Lumipad ulit. Tapos gumuhit ulit tayo sa taas. Kung mapapansin nyo, rejected, rejected, rejected ulit, di ba? So kaya hindi ko binubura yung mga guhit na yan, mga idol. And then, kung mapapansin nyo, etong guhit na rin na to, ulit, yung naging resistance natin, eto yung naging support natin, ang kadahilanan kung bakit biglang bumagsak. Tama, di ba? So kaya hindi ko siya binubura, mga idol. Okay. So ngayon, kung mapapansin nyo dito, dahil bumagsak na siya hanggang dito, gumawa tayo ng panibagong support dito sa ilalim na yan. Yan, itong ilalim na to. Kung mapapansin nyo, ang pinaka-support natin ngayon ay 65,950. Okay? 65,950. Tapos sa magiging resistance naman natin ngayon ay si 67,462. Okay? So nakita nyo na, ha? So ngayon, kung mapapansin din natin itong area na to, is nagpo-form siya ng W pattern. Kung mapapansin natin, ito yung possible na resistance niya tong area na to. Yan, for me. No, ano tong area na yan? Kung titingnan naman natin, $70,160 yung isa sa pinaka resistance natin dito sa taas na. Okay? So, pero syempre, uunahin muna natin itong resistance na to. Itong nandiyan dyan sa area na yan, mga lodi, no? So, sorry. So, pag yan, tumuloy na break dito, possible magkaroon ng W pattern yan. So, ngayon, isipin nyo muna to, itong area na to, ha? Itong 69,334. Check natin to. 69,334. Ayan. Tama ba? 69,334. 69, sabihin natin dito. Okay, 334 or 300, mga idol, no? So, ayan yung next resistance natin. Tapos, bago pupunta dito yan sa 70,100, no? 70,100. Check tayo dyan. Para at least lahat, ano tayo? 70,000. Sensya na, medyo magulo yung ano ko ngayon. 70,100 tayo. Yan. Etong area na to. Yan. So ngayon, hindi ko na muna titingnan to. So burahin muna natin tong resistance natin na to. Pero ito kasi yung ano yun. Ayokong burahin to eh. Kasi dito talaga nalaglag yun. So yan. Mamili na lang kayo dyan kung ano dito sa dalawang to. Ito naman, 70,500. Ito kasi yung hindi ma-break-break, yung 70,500 na yan. Yan. Ang daming beses kasing binrate nito, kaya ito yung isa para sa akin, ha. Sa isa sa pinaka-resistance natin or itong area na to. Yan. Ito pala, nakasulat na, sorry. Nakasulat na pala siya, idol. So yan. So yan, ha. Gumawa tayo ngayon on the spot. So possible kasi W pattern. Possible, no? Ito yung magiging resistance natin, 70,100. Pero syempre, yung support natin muna, unahin muna natin si 65,950, 67,462. 'Di ba? Sabi nga natin, pwede kang pag tumira ka dito, pwede kang mag-TP banda dito sa area na 'to, pero nasa iyo na 'yan. So parang third TP natin, ito si 70,100, mga lodi. And then hihintayin ko 'yan, kapag narating tong 70,100 na, yan, lumagpas 'yan diyan. So titingnan natin kung ma-break tong 70,457. Okay? So pasensya na, ito kasi mabilis ang guhit lang 'to kasi nga tinitingnan ko lang kung nasaan yung mga rejection. Kung mapapansin niyo naman, lahat ng guhit na pinakita ko, ayan, tingnan niyo, ha. 'Di ba? Ayan yung history, oh. So, ayan, no? History. Biglang gumuhit tayo dito, lumipad ulit, and then rejected dito sa area na to, si 71,700, dyan nagsimula ang drop. Okay? And then dito, rejected. Rejected again, nagsimula yung drop. And then rejected, lumipad. Tapos, CPI report yan.
Pagbaksak dito, FOMC, bumagsak. And then recover sila. Rejected dito sa area na to, recover. Diba? Tapos rejected na naman ng ilang beses. And then ito yung sinabi natin na all eyes sa Bitcoin, biglang drop. Ngayon, sinusubukan niya ulit to, si 67,462. So possible, once ma-hit to, possible lumipad, mag-W pattern. Okay? So yun yung nakikita natin dyan, mga Lodi. Kaya sa mga wala pang Bitget, mga idol, no? So gamitin nyo na yung link natin sa description at sama-sama tayo mag-trade sa Bitget, mga Lodi. Do your own research, take your own risk. Yung mga binibigay ko lang sa inyo is reference yan para sa trading na ginagawa ko. Okay? Saludo.